Kabuddy! Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, explore naman natin ang classwork sa ating video classroom. Pero bago yan, don't forget to like, subscribe, and click the bell button! Kung ating matatandaan, last vlog natin ay in-explore natin ang stream, people, at grade sa ating Google Classroom. Kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo i-click ang mga links sa description box below. Ngayon, pag-aralan naman natin ang classwork. So, i-click natin yung ating Google Chrome. Okay? So, tingnan natin kung nakasign in. Nakasign in na ang ating si teacher A. Click natin ang ating iDot. So, yung ating Google Apps. Hanapin natin ang ating Google Classroom. So, ayun na siya. Click natin ulit. Okay. Nag-loading. As you can see, nag-loading na siya. Okay. Kaya natin magpunta sa ating home page ng Google Classroom. Okay. Katulad ng ginamit natin sa ating part 2, gamitin pa rin natin yung ating class na may MAPE Grade 5 Section Makiting na may tatlong students. Okay, click natin yung ating class. Okay, so lalabas yung ating stream. Ngayon, punta na tayo sa ating classwork. Click natin yung classwork. Ayan, nandito tayo ngayon sa classwork kung saan katulad ng sabi ko dun sa nakaraang tutorial, ito yung puso ng ating Google Classroom. Kasi dito magsisimula lahat ng activities and worksheets na ipagbigay natin sa bata at ito yung mangyayaring ating engagement kasama ang ating mga estudyante. So, nakalagay dito, assign work to your class here. Create assignments and questions. Use topic to organize classwork into modules or units. Ibig sabihin niyan, katulad ko, dahil ang subject ko mapin, pwede ako mag-create ng mga topic. Tapos, doon ko na lang ilalagay yung mga sub-topic nung mga lessons. Dito naman, order work the way you want the student to see it. Ano yung pagkakasunod-sunod na gagawin mo para mas madaling makita at maintindihan ng mga bata. So, umpisahan na natin. Create tayo. Then, doon muna tayo sa topic. Ayan. Itong topic, siya yung magiging parang main folder mo. Diba, map. Ayan. Ibig sabihin, lahat ng pwedeng maging activity under ng map lang, magkakasama na yun. So, dito pumasok. Pero kung gusto ko naman specific, pwede ako mag-create ulit ng panibagong topic. Then, i-click ko, music. Ayan. So, ibig sabihin dito, more on music lessons and activities lang ipagagawa ko. So, kung gusto mo pa magdagdag, basta click lang ng create. So, halimbawa, arts naman sa arts. Ayan. So, halimbawa, meron na akong tatlong topics, pwede ko siyang i-arrange. Pwede kong i-drag siya. So, ganun lang. Diinan lang natin. So, kung mapapansin niyo yung mouse ko, naging kamay siya. Then, idiin lang natin yung ating mouse, yung left click, tapos ilahin natin pataas. Ayan. Then, sa music, ganun din. Diinan lang din natin. Then, ilahin natin pataas. So, ayan. Sunod-sunod na siya. Mape. Then, sa music, then sa art. Then, ngayon, gagawa na tayo ng unang activity natin para sa mga bata. So, create natin yung, click natin yung create, then click natin, then si assignment, click natin si assignment. Ayan, so mag-load siya, dito tayo pumunta. So, yung merong nakalagay, title, instructions, pwedeng optional, add or create. So, lagay muna natin, halimbawa, ang gusto ko ay, dahil unang beses pa lang naman, tell me something, or pwedeng tell me who you are. Parang yun yung tell me about yourself lang para makikilala mo yung bago mong estudyante.
So sa instruction naman, pwedeng optional lang siya. So bahala kung anong gusto mo sabihin. So ngayon, ito, mapapansin nyo, mayroong nakalagay na ad. Ano yan, pag-clinic natin si ad. Ayan, katulad din ng mga menu doon, pag kinikip natin yung ad, merong Google Drive, My Link, then My File, kung halimbawa meron ko i-share sa kanila, then YouTube, halimbawa meron ko ipapanood sa kanila, pwedeng dito yan, i-click mo lang tong mga to. Then ito namang create, pag clinic natin yan, so may lalabas dyan. Ayan, My Docs, si Docs yan yung Google Docs kung saan katapat na si Microsoft, sa Microsoft siya si Word. Si Slides naman, siya si PowerPoint. Then si Sheets, siya naman si Microsoft Excel. Then merong drawing, saka merong forms. So dahil, ang gagawin natin, parang essay type lang siya, no? I-click natin yung Docs. Ayan. Pag-click natin yung Docs, maglo-loading siya kung kasi nagkaroon bigla ng Google Docs. Then, nagbukas ng panibagong tab automatic si Google Classroom. So antayin lang natin yung loading niya. So ayan. Ito na yung itsura ng Google Docs natin. Antay lang natin ng konti. Medyo nag-load pa. Ayan. Unti-unti siyang lumalabas na, no? Medyo matagal yung loading niya. Ayan. So kung mapapansin ninyo, kamukha din siya nung sa Microsoft Word. So ibig sabihin, teachers, kung familiar na kayo sa Microsoft Word, so mas madali nyo na itong maiintindihan. Madali na rin sa inyo itong Google Docs. Okay. So, itong gagawin natin Google Docs ito, ito yung magiging document din ng mga estudyante. So, tanong, pwede pa itong dito na mag-edit o magsagot ng mga estudyante? Pwedeng-pwede po yan. So, start na po tayo. Limbawa, lagyan na natin. Then, ba, name. Name. Then yung section, ano yung section natin? Halimbawa, nakalimutan mo. Pwede mo lang i-drag yung mouse mo dun sa taas. So, makikita mo na yun. Magiting. Grade 5. Grade 5. Magiting. Yan. Tapos, enter lang natin. Tapos, lagay natin yung i-center lang natin yung text. Okay, lagyan natin yung title. Tell me something about yourself. Ayan. Tapos, palitan lang natin yung file name dito kasi nakalagay dyan is untitled document. Pwede naman lagyan natin lang yun. Tell me about yourself. Pwede din yan. Parang gumawa ka lang ng file name lang niya para hindi ka malito. Yan. So, automatic nakasave na siya. Yan na yung magiging, yung sasagutan ng bata. I-click lang natin yung share. Ayan. I-click natin si share. Tapos, mag-load lang siya. Magkakaroon lang ng dialog box dito. Ayan. Nakalagay loading. So, antayin ulit natin. Then, click lang natin yung got it. Pagkatapos nun, i-click lang natin yung pangalan natin. Ayan, si teacher. So, mag-highlight siya. Magkakaroon ng gray kanina. Ayan, kung mapapansin nyo, nandito yung gray sa taas. Then, pag-click natin, nandun na kay teacher, no? Then, done. Kung mapapansin nyo, may gray na siya. Click natin lang yung done. So, okay na siya. Nandun na siya sa classwork natin. So, click lang natin yung tab natin sa taas. Yung nakalagay na classwork for Mapify Magiting. Ayan. So, andito na siya. Naka-save na siya dito. Then, paano natin mabibigyan ng file yung student natin? So, kung mapapansin nyo dito, merong nakalagay, student can view file. So, may arrow down siya. Click natin. Meron tayong tatlong pagpipilian. Una, yung student can view file. Kung saan, mabubi lang nung student yung file na ginawa natin kanina, yung tell me about yourself. Ibig sabihin, hindi siya makakapag-edit dun sa mismong file na yun. Makikita lang niya. Ito naman pangalawa, yung students can edit file. So yan, pwedeng ma-edit ng student natin. Ang problema lang, pag yan ang nilagay natin,
lahat ng estudyante natin, once nakinig yung file, doon sila mismo mag-edit sa iisang file na yun. Ibig sabihin, magkakapatong-patong or mapupura yung gawa ng isa kasi mag-edit siya ng panibago. Merong bagong student na mag-edit at makikita din ng ibang student yung gawa ng iba nilang classmate. So, ang lagi nating pipiliin kung gusto nating magkaroon ng kopya yung estudyante natin ay yung make a copy for each student. Ayan, click natin yan. So, ayan na, nakalagay na make a copy for each student. Then, nakalagay doon, saving. Then, save. So, ano tong part na nandito? Ayan. So, merong 4 para kanino daw. So, ayan yung tatlong section na, apat, sorry, na ginawa natin section. Pero, hindi natin iseselect lahat yan kasi sa mapi lang ito eh. Diba? So, ibig sabihin, pipiliin lang natin yung section na kung saan may magkatulad tayong subject. Ito, katulad nito isa, itong mapi ng Marikit. So, meron ng 2 student. Pero kung gusto lang natin i-assign lang ito dun sa isa, so, i-uncheck lang natin. At kung gusto lang nating pasagutan sa ilang estudyante, pipiliin lang natin yung dito sa gilid na may nakalagay na all students. Tapos, meron ding points. Paano yung pointing system niya? So, nasa inyo na rin ba ang gusto mo? 100, pwedeng 10 points, 20, 30, pwede ding ungraded. Parang i-evaluate mo lang ano yung nalalaman ng estudyante. So, halimbawa, nilagay lang natin, gusto lang natin ng 5 points lang. Ayan. Tapos, ano yung due? So, ibig sabihin, kung kailan mo, o hanggang kailan yung activity na ipapagawa mo sa bata, kailan yung parang deadline sa madaling salita, no? Hanggang kailan nila pwedeng sagutan lang yung activity na ginawa natin. So, i-click lang natin yung arrow dito. May lalabas na date. Halimbawa, simula ngayon, tapos gusto ko lang hanggang Friday lang siya. Tapos sa oras, ikaw ang bahala kung anong gusto mong oras. Pwedeng alauna ng hapon, kung ano man. Pero kung ayaw mo naman, optional naman siya. So, pag napili na natin, i-click lang natin sa labas. Ayan, so nandun na siya. So, sa Friday yung deadline niya. So, saang topic siya na nabibilang? Dahil nga sabi ko kanina, overall naman to sa MAPE. So, pipiliin ko yung folder na ginawa ko kanina ng MAPE. Ayan, so andun na siya sa MAPE. Ganun ulit, kada galaw natin, lumalabas si saving, then save. Ano naman to sir? Rubrics. So, dahil essay type po yung ginawa natin, so kailangan po natin mag-rubrics. Tama po. So, ganito po. I-click natin ngayon yung plus sign ni rubrics. Mas maganda po, meron na tayong nakahandang rubrics, sample rubrics. It's either nasa PowerPoint or nasa Microsoft Word po. So, click natin si rubrics. Ayan. Then, pwedeng create po. So, gagawa tayo ng bago. Reuse rubrics, ibig sabihin kung meron na tayong naunang activity na essay type din, so pwede nating gamitin yung dating rubrics. Then import from sheets, ibig sabihin may nagawa na tayo sa Google Sheets na mga rubrics po natin. So dahil wala pa naman po tayo, click natin yung create rubrics. Ayan. So ito po yung lalabas. So ayan yung title natin kanina, tell me who you are. So, sort order sa scoring. Anong order niya? Descending, simula sa mababa, pataas, or nalito. So, descending, simula sa mataas, pababa. Then, ascending, simula sa mababa, pataas. Ayan, nalito na ako. Okay. So, ito po yung criteria natin. Nakalagay dyan. Criterion title required. No? So, lagyan natin halimbawa ay yung pwede rin yung title nung ginawa nating essay. Type lang natin, tell me who you are. Ayan. Tapos, criterion description. So, kung halimbawa meron tayong nakareting criterion, katulad nitong akin, pakita ko lang po sa inyo, meron ako nakita lang sa internet, tapos kinopia ko lang po, then buksan ko na lang yung sa Word. Ayan. Credit to the owner na lang po. So, meron po tayong 2 criteria yon. Yung quality of writing, then
grammar, use, and mechanics. So yung pointing system niya, 4, 3, 2, 1. 4 for expert, 3 accomplished, 2 capable, then 1 for beginner. So anong gagawin natin para mailipat natin yan? Itatype pa natin. Hindi po, pwede natin i-copy-paste yan. So buksan ulit natin si Google Classroom natin. Ayan yung criterion. So yung una nating criterion po, i-click lang natin. Then ito yung una nating criterion. Right click, tapos copy. Ulitin ko ah. Highlight. Gamit ang left click. Didiinan lang natin ganyan. Left click, tapos right click, copy. Punta tayo kay Google Classroom. Then right click ulit, then paste. Ayan, may control pin na nakalagay. Ayan, paste. So ayan na siya. Yung una nating criterion. So may nakalagay, points required. Diba meron tayong apat na yun? So lagay muna natin yung una. Number 4 or 4 points. So lagay natin kung ano yung pangalan niya. So ano ba nakalagay natin doon sa word? Expert. Ganun ulit. Highlight, right click, copy, then punta, right click, then paste. So ayun yung expert. Ano yung description niya? So paano natin ipapaliwanag sa bata para makakuha ng 4 points? Ganun din. Punta ulit tayo doon sa word natin. Highlight lang din natin. Copy. Yan. Right click, copy. Punta sa classwork, then paste. Ayan. Ayan na po yung unang description natin sa number 4 or doon sa points na 4. So, paano po magdagdag? Kasi meron pa akong 3, 2, 1, di ba? So, i-click lang po natin tong plus dito. Yan. Magkakameron po ulit dito. Lagyan natin yung 3 points. Gawin lang po natin yung proseso kanina. Punta tayo sa word. Accomplish yung masasagot natin. Copy. So, natapos ko na yung about sa quality of writing. Paano naman po ako magdadagdag ng isa pang criteria? Ito po, oh, i-click lang po natin yung add criteria. Ayan. So, dito po natin ipipaste yung kasunod nating criteria, which is yung use grammar, usage, and mechanics. Ayan. Ah, hindi. Dito po natin siya ilalagay. So, dito yung tell me about yourself. Tell me who you are. Mali-mali mo ng title. Ayan, una, 4 points. Then ganun pa rin, expert pa rin. Ayan. Tapos dito, description. Ayan. Tapos, 75 years later. So, nailagay na po natin yung rubrics. Rubrics natin, Rubik's Cube tuloy. Gustong-gusto nang maglaro. So, nailagyan na po natin yung ating rubrics. Mapapansin nyo, meron dito 8 points siya kasi dalawa yung naging style ng criteria natin. 4 points, saka yung 4 points, dalawang criteria. So, click lang po natin yung save. Ayan. Antayin lang po natin, nag-loading siya. Ayan. So, kung mapapansin nyo, eto na po yung rubrics natin sa baba. So, baguhin na lang po natin yung points. Gawin natin 8 points. Ibig sabihin, pag nasunod ng bata ng tama yung ginawa niya, meron siyang makukuhang 8 points. Okay po. Now, ngayon po, dito tayo sa assign. Bago natin click si assign, tingnan muna natin merong arrow down siya nakalagay. So, nakalagay dito, assign. Ibig sabihin, ngayon, po-post na kaagad ko dun sa classwork natin. Pag sa assign. Pag sa schedule naman, kung kailan lalabas to. Iba po yung kanina at yung kanina kung hanggang kailan lang nila pwedeng sagutan. Ito po, pag schedule, ibig sabihin, lalabas to dun sa araw na gusto lang natin ipagawa sa mga bata. Magkaiba po yung due kanina.
Then save the wrap kung halimbawa may mga changes naman po tayo na gusto pang gawin. Ayaw pa natin pakita sa bata. Pag sinave the wrap po natin, hindi ito makikita ng mga estudyante natin. Pag discard the wrap naman po, ibig sabihin po, parang dinilit lang natin to, parang hindi natin kinailangan gawin ito. So, pag klinik natin si schedule, ayan, may lalabas po kung kailan. Bawa gusto natin ba 11 or kung kailan man. So, sa August 11, itong ginawa nating essay type na Tell Me Who You Are, sa August 11, lalabas siya dun sa ating classwork po, makikita ng mga bata. So, hindi, dahil ayaw ko po, gusto ko po ngayon na, so i-cancel na lang po natin. Then, click po natin yung assign. Pero bago yun, try natin i-click. Kung halimbawa gusto natin dun sa dalawang section, tingnan natin dito sa assign. Oh, wala rin siyang schedule. Ibig sabihin, pag yun talagang si schedule, nagkakameron lang siya o pwede mo lang siyang gawin sa isang section lang. Si schedule. Per section siya ginagawa. So dahil gusto ko naman sa dalawang section to lalabas, hindi ko na kailangan schedule ngayon pa lang. Pwede na nila tong gawin once na inassign ko kasi meron naman akong due date kung hanggang kailan. So click ko na si assign. So pagka-click po ng assign, ayan, assigning na po siya. Antayin lang po natin. So ayan, ito na po. Yung nakalagay sa folder natin ng MAPE, ito na yon. Si Tell Me Who You Are. So tapos na tayo sa unang activity natin sa mga bata. Ayan, so meron po kayo mapapansin, may tatlong dot na magkakasunod. Click natin kung anong meron dyan. So, nandyan yung edit kung gusto nating baguhin. Delete kung halimbawa, hindi naman natin kailangan itong activity na to. Then, copy link kung halimbawa meron tayong gustong pagsenda ng activity natin na ating ginawa. Ayan. So, ito yung first activity ng ating classwork. Ayan, natapos na natin gawin yung activity natin para sa estudyante natin. Ngayon, itry naman natin tingnan kung ano yung itsura ng classwork kapag tayo ay student. So, i-click natin ang ating Google Chrome. Ayan. So, ito yung makikita ulit sa ating Google Chrome. So, sinign in ko na yung isang student natin, si student 1. Ginamit ko yung kanyang account. So, buksan na natin si Google Classroom. Click natin yung 9 dots. Hanapin ulit natin si Google Classroom. Ayan. Mukhang nawawala siya. So, pag wala, so dito tayo. Click natin tong search. Then, ayun na. So, nakapag-search na kasi ako dati. So, click natin si Google Classroom. Then, ito. Google Classroom. Click natin. Antayin lang natin mag-load. So, nag-loading na siya. Ayan. Mapapansin nyo, dalawa yung klase na sinalihan niya kasi sa magiting siya under, di ba? So, dalawang subject yung pinasukan niya, sa English at sa MAPE. So, i-click natin yung sa MAPE. Kung mapapansin nyo, ayan, meron na kaagad nakalagay, no? Kita na kaagad yung activity natin. May nakalagay na, Tell Me Who You Are. So, papasok si bata dun sa MAPE class. I-click lang niya yan. Yan. Pupunta siya sa kanyang stream. Okay. O ayan, mapapansin nyo, sa kanyang stream na ito na kaagad, nag-post si Teacher A ng bagong assignment. Ayan yung title niya. Tell Me Who You Are. So, para lubos na makita ng bata, pwede siyang pumunta dun sa classworks. Punta akong classwork. Ayan. So, i-click niya yung Tell Me Who You Are. So, pwede din naman, try at ikawin mo, babalik tayong stream. Ayan, balik tayong stream, tapos i-click na natin direkta, kumbawa si bata. Click na direkta na bata. Ayan, ito yung lalabas sa kanya. So, meron na nakalagay, makipag-usap sa inyong group. Ayan yung private comment na tinatawag. So, ayan, pupapansin nyo, ito yung rubrics natin dalawa. Paano niya makikita yan? So, i-click lang niya yan, yung Tell Me Who You Are na dalawang yan. Tapos, makikita niya, una, quality of writing, yung apat na puntos. So, babasahin niya ng ating estudyante. So, ayun sa taas yung 8 points niya. So, paano ngayon sasagutan ng bata yung ginawa natin yung activity? Pagkatapos niyang basahin si rubrics, ikiklik lang niya ito. Ayan, ayun yung Google Docs yung nilagay natin kanina. So, ikiklik lang niya yan.
mag-o-open ngayon ang kanyang Google Doc, so antayin lang natin. So ngayon, nandito tayo sa activity sheets na ginawa ni teacher kanina. Sasagutan na ng bata. So halimbawa, ako si Jose M. Lazo. Tell me something about yourself. So kung familiar si estudyante natin sa word, madali na po sa kanya. I am Jose M. Lazo. 12 years old. My father's name is Renato C. Lazo. And my mother's name is Cybel M. Lazo. I live Barangay 563 Tondo, Manila. So ayan, may nakapag-type na si student, so nalagay niya na lahat, no? So paano yan ngayon mag-check ni teacher? So ito sa taas, kung mapapansin nyo, merong nakalagay na isumite or submit. So dapat si bata lagi niyang i-click yung isinumite or submit. So pag clinic natin yan, so maglo-loading siya, magbubukas ng panibagong Chrome si Google. Ayan. So ito lang yung kanina nandun. I-click natin yung isumite or submit. So ayan, pinapasa. So ibig sabihin, ipo-forward na kay teacher. So ayan, so nakalagay na isinumite or submitted. Then bawiin ang pagsinumite. Ibig sabihin, kung gusto nung estudyante natin na baguhin yung sagot niya. Kasi dun sa setting natin kanina sa teacher, pwedeng gawin ni bata na i-resubmit yung kanyang ginawa. So ayan, tapos na. Nasagutan ni student yung kanyang activity. So, tingnan natin kung anong magiging itsura naman pagbabalikan natin si teacher na kung ano yung nangyari doon sa sinend niyang activity. So, nandito na ulit tayo sa stream ni teacher. Tingnan natin kung nakapag-submit na yung ating estudyante. So, ito yung activity na ginawa natin kanina. Pwede natin i-click yan or pwede rin sa classworks. No. So, dito natin i-click. So, ayan. Kung mapapansin nyo, pagka-click, meron lumabas na ganito. Nandiyan na yung student work. Tell me who you are. Merong dalawa kang in-assign. Ibig sabihin, si student to yun, saka si student. At meron ka ng isang nag-turn in. Ibig sabihin, nagpasa na sa'yo. So, ito yon si student 1. So, i-click natin yung account ni student 1. Ayan. So, nakalagay no grade pa siya, no? So, pag ganyan, i-check natin yung kanyang ginawa. Click lang natin yung Google Docs. Ayan, nag-loading ulit siya. Ayan, kung mapapansin nyo, nasa gilid yung rubrics na kaagad. Ayan, may nag-pop up lang. In-next lang natin. Text na lang natin para mabilis. Ayan, naglo-loading pa rin siya. So, dito, i-check na natin yung gawa ni student 1, ha. I-grade na natin siya. So, ayan, nakita na natin. Ah, si Jose M. Lazo pala. So, tingnan nga natin. Okay. So, kung ano yung nandyan, nasa atin na kung paano yung paraan ng pag-check. Kasi may rubrics naman tayo. So, kung halimbawa nasunod niya yung unang rubrics natin na sa expert, pwede siya halimbawa, tingin lang natin na nasa kanya, accomplish lang siya. Tapos dito sa kasunod, yung isa pa nating rubrics. So halimbawa dito, 3 lang din siya. So ayan. So kung titingnan, total niya, di ba nakalagay dyan, no? 3. Ayan dito. Nalagay natin 6. So ayan, yung points niya kasi pinagsama yung 3 points dun sa unang rubrics tapos dun sa pangalawang rubrics. Paano natin mabibigay sa student? I-click lang natin yung return diretso.
itong icon ng return or ito sa dalawa. Kung halimbawa ang return this submission, pabalik lang natin sa bata or yung multiple submission. So click lang natin sa return. Pag click natin sa return, ayan, student will be notified that and can check any grade you have. So ayan yung grade 6 out of 8. So click natin sa return. So returning na siya kay student 1. So okay na siya. So pwede na natin i-close na to. Then ayan, ayan na yung kanina nasa taas si student 1, ayan yung points niya. No, may nag-grade na natin siya. So unang activity natin, si student 1 nakakuha agad siya ng 6 points. Okay po. So balikan natin yung ating stream kanina. Ayan. Ito yung classwork. Kanina gumawa tayo dyan ng ating activity. So ngayon, talakayin natin yung grades. Ayan si grades. Parang yung kanina lang, nung clinic natin si stream, dito kagad tayo napunta lang, no? So, clinic natin si student 1, dumabas yung kanyang grades. Dahil wala pa naman pinapasa yung dalawa, so hindi natin makikita. Si grades, kaya nagkameron na ngayon ng content kasi may activity na tayong ginawa at sinagutan ng bata. Doon sa part 2 na ginawa natin, walang laman si grade kasi wala pa naman tayong ginagawang activity. So yan lang yung magiging paraan ng checking natin at pagbibigay ng grade sa ating mga bata. So ganun lang kadali mga kabady. Sana may natutunan kayo for today's video. Gusto din namin magpasalamat sa aming mga subscribers at sa lahat ng mga nanonood ng aming video. Kaya naman, show some love tayo dyan! Don't forget to like at subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at i-hit ang bell button! Bye! Bye!